Hello guys! Welcome back to my channel. So, my video for today is nagluto ako. Nagluto ako ng una, isip ko sana is pork adobo sa gata. So, since maraming kakain, nag-isip ako ng kung ano pwede idagdag. So, ang dinagdag ko ay... sinarado to. Dinagdag ko ay sitaw. So, anong nangyari is gulay na sitaw na maraming pork. Pero... pinanindigan ko na yung pork adobo sa gata with sitaw. So, yun na nga. Eto siya. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, subscribe, hit the like button, and the bell notification para sa aking mga bagong videos. Para sa ating mga sangkap, eto yung ating mga sangkap. So, papagulong-gulong ko lang yung mga sangkap dito sa ating table. Ayan. So, nakita tayo ng sibuyas, bawang, paminta, dahulan laurel, at saka syempre di mawawala ang sili at ang ating string beans. Mas gusto ko yung natural na gata, kaya ayun, hindi pa siya napipiga. At saka yung ating pork, 1 kilo ng pork. Few moments later, so yan na siya, prepared na siya, nahugasan na yung karne, nahiwa na yung sitaw, ay naputol na, nahiwa na yung mga sibuyas, bawang. Ayan. So, umpisahan na natin yung pagluluto. Siyempre, papainitin muna yung kawali. Pag mainit na, lagyan ng konti lang na mantika. Tapos, pag saglit na ng mantika, ilagay na ang ating bawang. Tapos, siyempre, mainit na yung mantika dyan. So, mabilis lang siya maging golden brown. Tapos, sasabay na natin yung sibuyas. Mas maraming sibuyas sa akin, mas masarap. Kaya ayan, two pieces ng sibuyas yung nilagay ko. Ayan, so halo-halo lang, gisa-gisa, yung favorite ng mga Pilipino, gisa-gisa. Ayan, so after nyan, ilalagay na natin ang karne. So bakit ko ginisa yung karne? Para mas kumapit yung lasa ng bawang at saka sibuyas. At saka para ma-tender na rin yung ano, yung karne, maging tender na rin, mas lumambot. Okay, so yan. At saka lumabas na rin pala yung ano, yung kanyang mantika, yung kanyang oil. So after nyan, hayaan lang muna natin siya halo-halo para hindi masunog yung ibang part, para even yung kanyang pagkaluto. So hayaan lang muna natin siyang kumulo. Ayan na yung mangyayari dyan. Lagi lang natin haluin. So after few moments, ayan, na kumulo na siya. Kung napapansin nyo, nag-water siya. Wala akong tinagdag ng water. So yan lang yan. Yan yung katas ng karne. So kung napansin nyo, meron na akong hinalo na siling dilaw, na siling haba, na kulay green. Tapos nilagyan ko na rin ng salt para maglasa na yung karne. Tapos, ayan, halo-halo na rin, halo-halo, hanggat sa matuyo ng konti yung kanyang sabaw. Sa pamamagitan yan, pag natuyo kasi yan, mas ma-absorb ng karne. Ayan, may motor. Ayan, tapos, sinalo ko na yung kanyang, naghalo ako ng gata, instead of water yung nilagay ko para pakulahan yung karne, gata na yung ginamit ko. So, yung ginamit kong gata, yung pangalawang piga. Yung mga Pilipino, pag nagugulay, merong unang piga, pangalawang piga ng gata, ng niyog. Okay, so yung inalo ko na yun, pangalawang piga yun. Ayan, so pinakuluan ko lang siya ng pinakuluan hanggat sa, ayan, natuyo na rin siya. Ganyan ang tsura niya. Tapos dinagdag ko na yung laurel at saka paminta. So, yun, para mas mabango yung ating niluluto. Then, yan, again, halo-halo lang din. Papatuyuin pa natin siya para mas ma-absorb yung lasa ng karne. And, idadagdag natin yung unang piga ng niyog, ng gata ng niyog. So, yan. Papakuluan ulit natin siya.
Pero this time, hindi na natin siya papatuyuin ng masyado. Pero mas masarap kasi yung pinapatuyo. Yung tuyo, yung medyo tuyo yung ano, yung sabaw, hindi masyado masabaw. Pero ngayon, medyo masabaw yung choice ko kasi marami nang kakain. So, mas maganda may sabaw ng konti. Ayan, tapos lalagay na natin yung ating fresh bagong pitas na string beans, sitaw. Sa Bicol, ang tawag namin dyan, hantak. Sitaw. Tapos, halo-halo lang. Halo-halo. Tapos, hindi na natin siya. Saglit lang ulit. May motor. Andito kasi ako sa labas. Ewan ko kung anong ginagawa na. Parang nagre-racing sila. Or nag-trip lang. Mga may angkas. Ayan. Okay, tapos ilalagay na, lalagay natin ng, hindi ako gumagamit ng Betsin eh. Magic sarap yung ginagamit ko. So, halo-halo lang din. Ayan, tapos pakulo ng konti. Papakuloan natin siya ng konti para maluto yung, para maluto yung sitaw. Tapos, isasabay ko na sa pakulo ang chopped na sili. Tapos, dalawang buo. Mahilig kasi syempre mga Bicolano mahilig sa sili. Ayan, so since kumulo na siya, merong pang balance ng lasa. Usually, kapag adobo, diba, yung mga Pilipino pag nag-a-adobo, nilalagyan nila ng sugar, so brown sugar. So ako nilagyan ko din siya ng brown sugar, pang balance ng timpla. Minsan, nilalagay ko dyan kapag nag-a-adobo ako, pang balance ng timpla is ano, pineapple. Diba? Mga pag nag-adobo, pineapple chunk. So, yan, hinalo ko siya. Hinaluan ko siya ng asukal. Huwag masyado maraming asukal. Mga ganun lang. Isang kutsara na ganyan kalaki. Tapos, ayan siya. Titikman natin bago natin papakuloan ng konti. And then, the finished product. Hindi ko na napicturan yung ano, yung nasa lagayan. Ito na yung pagkain ko. Thank you for watching.